Hello, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ito tagapaglingkod nyo. Karunungan ng Diyos, ikitil at martial arts. Ang totoong pangalan na Richel Arcabungal. Ang totoong pangalan. Yan. Ito ay ang Baong Libon. So, ang Baong Libon para saan nga ba? Ang Baong Libon talaga ay likas na ginagamit. Mga kapatid nating ilaga, pulahan, o mga mag-aanting. Ito talaga ay ginagamit para sa tabal at taguliwas. Bakit taguliwas? Dahil hindi ka basta-basta masusumpungan kasi nga walang mata. At bakit sa kabal? Dahil ito talaga yung likas na nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang hindi ka tablat. So ngayon naman, ano naman ang iba pang kakayahan nito? Hindi po ako naniniwala na talagang ang Baong Libon ang dahilan hindi ka makakita ng swerte. Kasi nakagawa ako nito at binigay ko sa kapatid ko. Job order lamang siya sa isang ano sa munisipyo o sa city. GO lamang siya. So hindi umabot ng 7,000 ang kanyang ano, mga 6K lang ang buwan niya. Pero nang bigyan ko siya, bigla na lang siyang na-promote at siya ay naging regular. So nung nagka-regular siya, nakapagpatayo, siyempre nakapaglo, nakapagpatayo ng bahay. Ibig sabihin nun, kahit may libon siya, mayroon pa rin swerte. Ibig sabihin, hindi talaga nakakawala ng swerte ang libon. Kaya nga, sabi ko, dapat lang talaga na pag meron kang libon, ay meron talaga makapagturo sa iyo kung paano gamitin. So ngayon, paano nga ba siya gamitin? So, ito. Ang Baong Libon, yung likas niya, siyempre yun, taguliwas at saka kabal. So, pag, kung ano yung idagdag mo, yun din ang magiging kapangyarihan niya. So meron din itong orasyon ng 24. Same lang, baong isang mata, isang bibig. Meron siyang 24, Diyos Ama, Agila, verse 18, sikan 18. At of course, aklat ng Diyos Ama. At yan po, so pitong aklat din yan. At maliban nun, una kasi orasyon, hindi po nawawala yung gumamila silis na may angking swerte at kabal o yung representasyon ng Plura Mundi. At sunod naman mga kapatid ay hindi din nawawala ang apat na elemento. Sumukya ng lupa, matong kahoy, diamante, yung mga ano pa yung nilagay natin na simbolo bina, sumisimbolo sa mutya ng lupa kung saan nagbibigay ng pundasyon ng kapangyarihan sa pagdepensa. At meron ng mutya ng tubig, mutya ng tulya kung saan pangpaswerte at kaligtasan sa laot. Meron ding pandakaking itim, pula at puti kung saan pag ikaw ay gagawa ng hindi maganda kusang babalik at hindi matuloy yung plano ng hindi maganda sa iyo. At meron ding mutya ng hangin, yun ang representasyon nating tagihumok at salindukog. Yung tagihumok ay magiging malambot ang tao sa iyo, kaya ginagamit din yan sa panghalina. At ang salindukog naman upang magsilapit ang swerte sa iyo. At isa sa maganda sa salindukog yun kasi ang sinasabi nilang buhok daw ng duwende o inkanto o maligno, ano-ano pa sabi nila, pero yan po ay galing sa ulo ng halaman. Pero ang mutya po ng salindukog o awog, yan po ay ginagamit ang depensa para hindi ka din masumpungan ng iyong kaaway. At kung may makapagnakaw sa gamit mo, ay hindi siya makaalis. Yan po ang gamit ng salindukok din. Sunod naman po is mutya ng apoy ay ang pangilakidlat, primate. So ang pangilakidlat, kung gagamitin mo siya sa kaputihan, talaga magiging mabuti. Kapalaran mo, magiging maswerte ka. At of course, meron din primate. Kung saan, ang primate na pangilakidlat is magkaparis po yan. Kung saan, pag makita ka ng may mapaminsalang mata, o may mga matalas na dila, ay hindi sila maka-apekto sa iyo. Kasi kung pag sabihin nila kung ano hindi maganda sa iyo, is babalik sa kanila. Yan po ang apat na elemento. At meron din tayong, hindi po nawala, yung tagusan, apat na klase. Baging, meron din tagusan na yung tinatawag na kumamila silis na baging. Naging tagus din. Tagusang os at saka tagusang nganitri. At meron ding dahon ng Santa Ana, Catalina, Egera at saka San Miguel. Yan po ang nilagay din natin. At maliban po dyan, marami po tayong mutya na inilagay sa ano. At meron po special na gamit na hindi po natin pwede ipangalan sama po dito sa Hollywood. So ngayon, para mas maganahan kayo, anong karanasan ko nito? Way back 2016, na-object po ako ng mga leftists nung unang panahon. Na-object nila ako at nawala lang yun, pero hindi pa ako naniwala nawala kasi kasi doktrina ng mga leftists, pag ikaw ay object nila, object ka na talaga habang buhay, kapag hindi ka naariglo. So na-object po ako
Nagkandak po ang isang commander na dakpin ako. Doon ako sa bukid, anim na oras lakarin mula dito sa aming bahay. So, isipin mo yung anim na oras. Nagtanong pa silang dakpin ako, doon ako sa bukid, nagkataon din na inisip ko na umuwi ako dito. At doon din na oras na yon ay nagkataon din na nagplano na pala ang mga liptis na hulihin ako. Sabi ng pinsan ko, hindi daw umabot ng 5 minuto nung pag-alis ko. Pag-alis ko dun sa bukid, paglakad ko pabalik dito, wala daw 5 minuto, dinakip sila lahat ng rebelde. So sila, buong sityo, dinakip sila lahat, hinanap ako. Yun ang pinagtaka nila, kasi nakauwi na ako. Tapos sinabi daw ng mga rebelde na hindi dapat mag-alala dahil mahuhuli talaga daw ako. Kasi, siyempre, 6 na oras lalakarin yung daan. Siyempre, sa kagubatan kadadaan. Sa awa naman ng among kapal, hindi ako nila nakita, pero ako napansin ko, nakita ko sila kasi nakakuha ko ng headband, yung hairband ng pangbabae. At sinigawan ko pa na maraming salamat. Hindi nila nakilala na ako na pala yung hinanap nila. So, ibig sabihin, meron talagang blocking. Ibig sabihin, andun talaga ang mga tao na nag-ambang sa akin, mga rebelde, para mahuli talaga ako. Pero sa tulong siguro talaga ng ito. Kasi ito kasi yung unang gamit, pangalawang gamit ko, libon, ganito. So, hindi ako nila nakita. Isipin mo na lang, maglalakad ka sa masukal o sa mga malagubat na lugar sa loob ng 6 na oras. Ikaw ay walang alam, wala kang kaalam-alam na ikaw pala ay huhulihin na. Ikaw pala ay dadakpin na ng mga rebelde. Sa loob ng 6 na oras, hindi nila ako nasumpungan. Ibig sabihin, mayroon talagang kapangyarihan. Tulong ng Ama din. Okay? Bakit? Kasi yun nga. Basta't manalig ka lang, lahat ng maliliit o yung bagay na nasa iyo, ay talagang tutulong sa iyo. Gaya ng Episo, 6, versikulo 13, kaya't isuot ninyo ang kargada na mula sa amang may kapal upang makapanglaban kayo sa panunumo ng mga masasamang tangka upang hindi nila kayo matalo kailanman. So yun po, nakauwi ako dito. Mga 2 buwan pa nalaman ko na ako pala'y pinagplanuhan na kasi nagpunta talaga ang rebelde dito. Hinanap ako. At yun din naman ang pinagtaka ng nanay ko kasi pinagalitan ang nanay ko ng mga rebelde. Kasi daw sabi ng rebelde, bakit daw hindi ako titigil sa trabaho ko, na daw nasa intel ako, informant daw ako. Nagtaka ako kasi andito lang ako sa loob. Hindi ako nakita. Siyempre, nanood lang ako na pinagalitan lang nanay ko. Tingnan nyo lang. Isipin nyo na yan. Andito lang ako sa... Na hindi, wala pa akong altar nun. Andito lang ako. Tapos, andyan sila sa labas. Yung mga rebelde, pinagalitan nila nanay ko. Tapos, may isa pa. Kadagdang malang basis nun. Yung kapitbahay namin dito na nag-rebelde, pinuntahan niya nanay ko. Hinanap din ako. At sabi, patigilin ako sa trabaho. Kung hindi daw siya yung mismo patanak sa akin, patatay sa akin. Nagtaka lang din ako kasi iwan ko kung nakita niya ako kasi nakaharap lang ako sa kanya . Pero hindi lang ako umili. So yun ang nakita ako sa Bauligo. At experience ko naman sa Dabao, nung apply ako na sundalo, na-read po yung boarding house namin kasi yung kasama ko pala ay merong kaso. Na-read po kami, oo na, confiscate lahat ng gamit ko doon. Pero nagtaka din ako, hindi nila ako nahuli, ibong Dabao. Siguro mga 2 linggo nila ako hinanap sa Dabao. Tapos nagpunta pa ako talaga doon sa kampo. Pumasok pa ako, lumabas ako. Nagtaka ko, hindi nila ako magawang hulihin. Iwan ko kung nakita nila ako, hindi. Siyempre, dadaan ka sa gate, pupunta ka sa opisina, lalabas ka, dadaan ka sa palengke. At yun, pagdating ko sa palengke, nagtaka ako kasi yung meron ako linigawan doon. Sabi niya, mag-ingat ka kasi ikaw ay hinahanap na. Hindi ko kasi alam na na-read pala yung boarding house namin. So, ganun ang ang lamat ng sa buhay ko, Bauligo. At yun naman, kung sa disgrasya, yung na-disgrasya ako, isa na ito kasama, kumamila Silis Bracelet at saka Bauligo. Yan po, laging dala ko. E nagtaka ako nung chapter ko yung September 26 na napansin yun, nag-post ako sa Facebook
hindi ako nagalusan. Pero yung pagka disgrasya ko sa motor, talagang nasira yung motor ko, tapos na tilapon yung motor sa katawan ko. Natabunan ako ng motor at mga pasahero ko. Pero ang taka sila kasi wala akong galos. So yun din ang maganda sa Baolibo. So yan po mga kapatid. So yan. Maraming salamat. At siyempre, ito po ipapadala ko kay Alfredo Rinco. At meron po siyang panimulang dasal pa rin at kumpiya ng 24. Hindi po nawawala yan. At ay po gusto na alam. So yun ah. Kasama ni Chris, ganito na ang forma ng Baong Libo. So yan. So yan lang po experience ko ha. Kasi hindi naman ako sumabak sa gira. Pero nakadaan lang ako na nakahuli kami. Yung mga taong magaling magtago. Mahuli namin. Yan din. Kasi yung ano, ang kalaban hindi ka makikita pero sila ay malalaman mo saan nagtago o ano ang ginagawa nila. Yan ang gamit ng Baong Libo. So ito yung papadala ko rin kapatid natin sa pangkaswerteng garapa. Yan ang bawat isang mata. At hanggang sa muli mga kapatid, kasi may lakad papunta kapatid ninyo. Pasensya, medyo busy, hindi mo na ako makapag-live. O sisikapin po natin pag maayos na po ang signal, ha? Okay, so meron kasi akong inaatupag ngayon na para po sa kinabukasan din ng buong grupo namin. So maraming salamat at tapusin natin ang vlog na ito sa kawagitan ng pagdarasal. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, magpagkama San Marcos, San Lucas, San Juan at Mateo. Ang apat na Ebanghelyo, basbasan mo po o amang nakapangkod ng lahat na nalit sa inyo upang makamta namin ang liwanag na magturo sa kahit isa namin upang makita namin ang iyong kariyan at maangkin namin ang buhay ng walang hanggan. Maraming salamat po at sana ibuhos nyo sa amin ang rasa ng aming minumithi at purihin ikaw. Biba, biba, aliluya, 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 oh. Hanggang sa muli mga kapatid.